Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-list ng product dito sa Shopify. So magagamit natin to sa mga cross-listing, cross-posting or kung may mga naghahanap na mga job post na product lister ng Shopify. Okay guys, now kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so bago tayo mag-start guys, sa mga interesado sa inyo sa mga full course kung paano mag-setup ng mga Shopify store at sa mga in-depth tutorials ng mga video natin, so pwede kayong mag-join dito sa membership area natin. So click lang natin yung join sa tabi ng subscribe button para mapanood natin yung ibang mga unfiltered video na ginagawa ko na hindi ko inilalabas sa public. Okay guys, now dito sa Shopify, kapag binigyan kayo ng access ni client, automatic na dito kayo sa dashboard niya dadalhin. So dito sa dashboard, hindi ito yung pinaka-store ni client. So ito lang yung pinaka-admin panel niya. So ayan guys, nakikita nyo, no? Nag-screen capture siya kasi naka-live tayo ngayon, no? Nagtatrabaho tayo. So ginagamit ko to sa cross-posting. So kung panood nyo yung eBay to eBay natin na product listing, kung saan sinagsasalin tayo ng mga product, so yun pa rin yung client na yun. Pero ang ginagawa namin ay itong mga listing niya ulit sa eBay, pinapalipat niya naman sa Shopify. Tapos ililipat namin to sa FB Marketplace, tapos ililipat din namin siya sa Etsy. So yun yung trabaho ng cross-posting at cross-listing. So dito guys, sa homepage ng Shopify, ang hahanapin nyo lang dito. Sa gilid, para makita naman natin yung store ni client, kung ano yung itsura niya, kung nakikita nyo yung online store dito, meron siyang eye icon. So pag kinlik nyo yan, mag-o-open siya ng bagong tab, makikita nyo yung pinaka-store ni client. So meron siyang sarili niyang .com or sarili niyang address, web address. Kagaya nito, no? AmericaImportUS.com. So yun yung pinaka-store niya. Tapos malalaman naman natin to na sa Shopify to, pag in-scroll down natin dito sa pinakadulo, powered by Shopify ang nakalagay. So ito yung store ni client. Bale, ginagamit lang nila yung Shopify para makagawa sila ng teams. Itong teams na to, sa Shopify lang nila kinuha to. So, sa members area natin, tinuturo natin yan kung paano mag-build, no? Kung paano mag-setup ng Shopify store. So, dito sa gilid, makikita nyo yung products. So, ito yung i-click natin. Tapos, dito sa products, pag nakita nyo naman sa kabilang gilid, makikita nyo yung add product. So, pag kinlik natin yan, mapupunta tayo sa listing page. So, ang gagawin natin, mag-uumpisa na tayong mag-copy-paste. So, punta lang kayo dito sa eBay niya. So, kukunin niyo yung title lahat. Wala kayong ibang gagawin dito. Kung hindi, ilipat lang siya. Copy-paste lang, no? So, dito, ito yung pinaka-item sa ililipat natin. Kukunin ko yung title. Right-click, then copy. Tapos, kiklik natin siya or ipipaste natin siya dito sa title ng Shopify. Tapos, pagdating naman sa description, ito instruction naman ni client to. Ang gagawin ko rito, kukunin ko yung SKU. Yan, ilalagay ko dito yung SKU. Tapos, ilalagay ko yung itong condition. Yan, kakopy ko yan dito. Tapos, ipipaste ko siya dito. Tapos, itong pinaka-description niya, yung fast and free reliable shipping. So, ito, ilalagay din natin siya dito. So, ganito na lang gagawin natin para yan. So, SKU, ito yung condition, item. Ito lang yung pinaka-description niya. Tapos, pupunta na tayo sa media or mag-a-add na tayo ng photo. Ang gagawin nyo lang, punta kayo dito sa listing niya, iisa-isahin nyo to. Right-click, save image as. Ganun din, no? Kakopy din natin siya isa-isa. Next, right-click, save image as. Save. Right-click, save image as. Hanggang sa makuha natin lahat ng photo niya. Okay, so na-download na natin lahat. Click natin yung add file. Tapos, kunin lang natin lahat ng photo, then click natin yung open. Tapos, pupunta na tayo sa pricing. So, close natin to. So, yung item price pala dito sa taas, no? So, tapos, quantity, click natin to, 1. Okay, tapos SKU, kukunin natin ulit yung SKU nito. Ayan, copy natin dito, tapos paste natin dito. Tapos, sa shipping, kukunin natin yung dimension. So, meron naman tayo dito ng dimension. Ayan, package weight. So, 19 pounds, copy, paste natin dito. Tapos, yung length. Yung width at yung height. Yan. Tapos, scroll down. Yan, makikita natin dito yung mga status, active. Okay, pagdating naman sa category, dito tayo sa books. Yan. Tapos, sa product type, books and magazine. Kasi yung binibenta natin, books and magazine. Kaya, yun yung pinaka product type natin. So, lahat ng mga to, lahat ng mga yan, pinag-uusapan yan. Kung ano yung mga category, kasi si client ang nakakaalam yan. Kung ano yung category natin. So, kung hindi niya alam, so, mag-search kayo dito sa eBay para makita nyo dito yung category. Ayan, makikita nyo rito. Category. Yan, dito kayo pwedeng mangopya. Books and magazine. Tapos, sa vendor, andito yung store ni client. So, ito yung pipiliin natin. Siya yung pinaka-vendor. Tapos, sa collections, ito yung collections kung saan yung landing page nung, alimbawa, mayroon siyang category.
meron siyang books and magazine. So, ang gagawin nyo dito naman, ito yung pinaka-collections niya. Kung halimbawa, ang inilist nyo ay pet supplies. So, dito nyo siya ilalagay sa pet supplies. Dito sa pinaka-collections and pet supplies. Pero dahil books ang binibenta natin, hahanapin natin yung books and magazine. Para yung product natin, dun mapupunta sa category na yon. So, kapag nag-click yung buyers or yung mga customers natin dito sa category, nagpunta sila sa books and magazine, so doon nila makikita yung product na to. So yun yung collections. So ngayon, nalagay na natin yung collections, wala tayong ilalagay na tags. So ang gagawin lang natin ay, naka-default na siya dito sa Teams natin, ito yung pinakaginagamit nating Teams. Yung Teams, yung design ng website ni client, ito. So ang nag-setup nito, siya ang nag... Hindi kami ang nag-setup niyan. Siya ang nag-setup niyan. Kaya ganito yung itsura niya. So, yan. Pagkatapos nito, click na natin yung save. Automatic na yan na malilista dun sa Shopify ni client. So nakalimutan ko pala na pagdating dito sa photo, kailangan nyo siyang i-arrange. Kasi kanina hindi ko siya na-arrange eh. Yan. Ang gagawin nyo lang naman dito, drag and drop lang naman. Yan. The drag and drop lang. Kung ano yung una, ano yung pangalawa, i-drop nyo lang siya. So, ganun lang kadali. So, automatic na to, nakalist na to, kahit na... Ayan, delete product na yung nakalagay. Kasi na-save na natin siya, na-ilista na natin siya. So, ganun lang kadali, no? Ang gagawin nyo lang, mag-list ulit kayo ng another product. Click nyo ulit yung products, tapos add product, tapos punta na kayo sa next. So, ganun lang kadali, no? Tapos, babalik na ulit tayo sa Shopify, kiklik lang natin siya, copy-paste lang ulit. So, ganun lang kadali yung sa cross-listing. So, yun guys, no? Sana may natutunan kayo sa video na to, na may maidadagdag na naman kayo sa resume nyo or sa proposal letter nyo na Shopify product lister na kayo. So, yun. Sana nakatulong sa inyo to guys. So, yun lang po't maraming salamat.